So, okay, yung Ateneo tsaka NU, o yung game. So, yung Ateneo tsaka NU, the same thing, no? Kahit may sistema ka, alam naman natin na si Tab Baldwin maganda ikot ng bole. Pero ano ang ginawa ng NU? The same thing na kung bakit natalo yung Gilas against Jordan kahapon din. So doon sa mga points ni Tab Baldwin dyan, kahit sabi mong UAAP lang ito, oh, sabi nyo rin, si Coach Tab, pag si Coach Tab ang nag-coach, sigurado panalo. Or kung matatalo man, dikit. O, tingnan nyo yung score kahapon. Bakit hirap na hirap yung Ateneo sa NU? Double digit yung lamang ng NU sa Ateneo. Akala ko ba dikit yun? So, dapat single digits lang. Di ba? So, ano yun eh? Kinounter ng NU yun by switching. Nagsuswitch sila, so walang mismatch kasi lahat nung ipinapasok ni Coach Jeff Napa can defend their players o can defend their respective assignment one on one. So walang help because switch everything, walang help. So nawawala yung magandang pasahan ng Ateneo dahil sa ganda ng depensa. At yung depensa na yun, may pressure na kasama yun. Nahihirapang pumasa, nahihirapang makakuha ng pwesto. And then, saan ka nakakita, Ateneo was forcing shots in the first half. So, dahil nagahabol sila, okay, nahabol naman, pero naubo sila sa bandang dulo. Dahil hindi naman din tumigil yung NU ng kakadepensa sa kanila. So, ganun lang din yun, di ba? Hindi porket may ball movement, sigurado ka ng panalo. Dahil napaghahandaan din ng kalaban yung ball movement nyo. Alam ng NU kung ang na-scout ng NU kung paano maglaro yung Ateneo. Tsaka Ateneo is the defending champion. So, gusto ng players ng NU na matalo tong Ateneo. And remember, wala na si Kwame. Marami na rin nawala sa Ateneo. So, mga rookies yon. So, yun yung in-exploit ng NU. Halos rookie itong nasa Ateneo. So, kahit may sistema ka, okay, kahit may sistema ka, matatalo ka pa rin. Depende sa players na meron ka. Kaso sa Gilas, nandyan na yung player eh. Wala tayong sistema. Yung kay Tab, may sistema siya, kaso puro rookies ang nandun. So, yun yung dapat natin maintindihan. Yung pa lang sa Ateneo at saka sa NU, may makikita na tayong evidence sa larong basketball na dapat natin maintindihan first and foremost as fans. Kasi hindi naman sigurado na mananalo ka kung may ball movement ka. Pero tinan nyo yun, may ball movement ang Ateneo, humahabol. Humahabol yung Ateneo kasi meron silang sistema kaya sila nakakahabol. Which is nangyari din sa Gilas kahapon yun, kahit talo. So I'll take that anytime. Rather than dun sa bara-barang hindi mo maintindihan. So yun lang po.